Musmus pa lang, dog lover na si Mo. Kaya dream come true para sa kanya na maging secretary ng isang veterinarian. Ang dami rin nabigay ng pag-aalaga ng dog specifically or any kind of pet naman. Ang dami niyang nabibigay na ano sa akin mentally actually. Also physically, syempre. Sa mental naman, parang sila yung mga reason din kung bakit ka napapasaya. Kunwari, galing kang school noon, pagod na pagod ka, pag uwi mo, may sumasalubong sa'yo. Yung mga ganong feeling na nakaka-ease sila ng pagod, yung mga ganon. Tapos physically naman, syempre, dogs need exercise din. Natutulungan ka rin nila both ways. Kasi winawalk mo, namamasyal kayo, yung mga ganong-ganong bagay. Kaya tutol siya sa dog meat eating. Ayon din sa ilang eksperto, for the dog meat trade, I highly discourage eating dog meat. Apart from, syempre, we don't know kasi how fit yung mga meat na kinakain for consumption. Minsan kasi, they can be daming bacteria, mga tapeworms. So, we want to prevent naman yung mga sakit na yon na mapunta sa tao. So, we highly discourage eating dog meat. Apart from that, syempre, dogs are our pets. Alam mo yun, we feel more empathy towards our pets. So, parang hindi lang siya talaga fit na kainin. Alinsunod sa Section 6 ng Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998, nakasaad dito ang pagprotekta sa lahat ng klase ng hayop mula sa abuso. Ito ngayon ang ipinupunto ng lokal na pamahalaan ng Baguio na mas mahigpit pa na ipatupad dahil ito sa napapabalitang ilegal na pagbebenta muli ng dog meat sa ilang establishmento. Ang history kasi ng dog meat consumption talaga is for tradition, customs ng mga forefathers noon. Although meron kasi ding nakalagay doon sa Animal Welfare Act na pwede mong i-practice ang, ay pwede mong gawin yung pagkatay ng aso as long as it is a part of your culture or parang ethnicity. Masyadong na-overlook din yan. Kaya parang ang laging reason is that it's because of the... it's because na naging nakasanayan na. Pero ang pagkatay talaga ng aso is supposedly to be done only during rituals. It is not done just kung gusto lang natin kumain. So yung mga ginagawa po ng office is more on information campaign. And kasi nga, LGU, we are mandated to implement the Animal Welfare Act. So we are encouraging everyone, especially the pet owners, to be responsible enough to take care of our pets. Huwag po nating hayaan silang maging stray. Kumpiyansa rin ang CVAW na walang bentahan ng dog meat sa lungsod kahit na bukas ang mga ito sa bypass operations. Alinsunod sa Animal Welfare Act, maaaring makulong ang sinumang lumabag sa nasabing batas mula 1 hanggang 6 na taon at multa na 100,000 piso. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines.